Kristo'y nabuhay, nalaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father Oka. At welcome po sa Pambansang Dambana. Ngayon pong umagang ito sa kapistahan ni San Stanislao, Obispo at Martir, patron ng bansang Poland, ating hihingi ng kanyang pamamagitan kasama ng pamamagitan ni Santo Padre Pio na katulad nila, piliin natin o matuto tayong piliin si Jesus na muling nabuhay upang magkaroon tayo ng panibagong buhay, buhay na walang hanggan. Kasama po ng ating mga personal na intensyon at mga intensyon na mga nagpamisa ngayong umagang ito, ating alalahanin at ipanalangin ang lahat ng mga may sakit. Ganon din po ang lahat ng nawawala ng pag-asa dahil sa kanilang labis na pag-aalala. Kasama nating ipinagdadasal ang lahat ng mga mahal na natin sa buhay na namayapa na, nawa kamta nila ang buhay na alok ng ating Panginoong Jesus kasama ng mga naghihirap na kaluluwa sa purgatorio. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan, lalo na sa paglabag natin sa utos ng Diyos, consciously, deliberately. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasal sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dahil sa paninindigan para sa pananampalataya sa iyo, ng Obispong si San Stanislao, siya'y pinaslang sa tabak ng umuusig na kaaway. Ipagkaloob mong kami matapang na makapanindigan hanggang mamatay para sa pananampalataya sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat
ng mga pinakapunong saserdote. Mahigpit naming ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan na Jesus na iyan. Wika niya, ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral, at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ang ating mga ninuno, ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. At sa gayon, sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Nagngingit-ngit sa galit ang mga bumubuo ng Sanhedrin nang marinig ito at ibig nilang ipapatay ang mga apostol. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Panginoon, aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Ang galing ng poon, hanaping masikap, yaong nagtiwala sa Kanya't naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig, daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man sa tulong ng poon, agad maiibsan. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita na mata. Alleluia, 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 Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos.
at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak at ibinibigay sa kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang buhay daw po natin ay hindi lamang pagpili. Ito rin ay isang paninindigan. Uulitin ko po, ang buhay natin ay hindi lamang pagpili, kundi ito rin ay isang paninindigan. Araw-araw, tayo ay pumipili. Yung pagpunta nyo na lamang dito, it is a choice. Pwede namang hindi ninyo ginawa. Pwede namang mas inuna ninyo yung ibang mga concerns other than attending the celebration of the Holy Eucharist here at St. Padre Pio. But you chose to come here and join and celebrate. Pero hindi lamang yun. Ito rin ay isang paninindigan. Bakit isang paninindigan? Kasi ang pagpunta nyo rito, matapos nyong piliin, ay pagpapatunay o pwedeng indikasyon ng inyong paniniwala at paninindigan kay Kristong muling nabuhay. Kasi kung hindi naman kayo naninindigan, hindi nyo rin siya pipiliin. Diba? Parang inyong napangasawa o ang inyong pamilya, kung hindi nyo siya pinili ang inyong napangasawa, hindi kayo makakabuo ng isang pamilya. At ang pananatili sa inyong pamilya kasama ang inyong asawa ay isang paninindigan. Kasi kung hindi kayo nanindigan siya ang piliin, ay baka hindi na kayo magkasama ngayon. And that is life. At ganyan din ang buhay bilang Kristiyano. It is a constant choice. Ano ang pinipili natin? It is an invitation to always choose Jesus. Hindi si Jesus lamang, kundi si Jesus na muling nabuhay. At ang pili sa Kanya ay nangangahulugan ng paninindigan din ng Kanyang mga pinaniniwalaan at ng Kanyang mga turo. Tingnan ninyo ang unang pagbasa. Nung bago pa muling nabuhay ang ating Panginoong Jesus, sino ba ang mga apostoles? Sino ba ang kanyang mga tagasunod? Sila ang mga duwag? Sila ang mga walang paninindigan upang ipagtanggol si Jesus sa harap ng kanyang mga kaaway? Ilang beses siyang itinatwa ni Pedro? 3 beses. Nangawala ang mga apostoles. Saan nandun? Habang naghihirap at nagpapakasakit at namatay sa krus ang ating Panginoon, nasa upper room, takot na takot. Takot na takot dahil baka sila hulihin ng mga kaaway ng ating Panginoong Jesus. But that was before the resurrection of Jesus. Ngayon sa ating unang pagbasa, narinig natin ang matapang na pagpapahayag ng mga apostoles hinggil sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Hindi sila takot makulong, hindi sila takot mapatay dahil sa kanilang pagpili sa Panginoong muling nabuhay at paninindigan sa katotohanan yan. And that is our life as a Christian. Ang buhay natin bilang Kristiyano ay isang pagpili araw-araw sa ating Panginoong Jesus na muling nabuhay upang manatili tayong nananampalataya sa Kanya. At hindi lamang
pagpili. Nananatili tayong maninindigan o naninindigan o dapat naninindigan sa kanyang turo at aral. Ang sino mang hindi sumusunod sa kanyang utos at turo ay hudyat ng walang paninindigan. Ang sino mang lumalabag sa kanyang utos at turo ay hudyat o patunay nang hindi niya pagpili sa Panginoong Jesus na muling nabuhay. Kaya nga sa tuwing nating pipiliing magkasala, sa tuwing pipiliin natin na mamuhi, magalit, hindi magpatawad, kaysa sa magmahal at umunawa, ibig sabihin hindi natin pinipili ang ating Panginoong Jesus at hindi tayo naninindigan para sa Kanya. Sa tuwing pipiliin nating maging madamot at maging makasarili, hindi tayo naninindigan sa turo at aral ng ating Panginoong Jesus na mahalin ang ating kapwa at matutong magbigay at magpapakumbaba. Sa tuwing pipiliin nating hindi magpatawad, sa tuwing pipiliin natin na tayo ay manatili sa kasalanan, ibig sabihin, itinatakwil natin at hindi pinipili ang Panginoong Jesus na muling nabuhay at hindi tayo naninindigan para sa Kanya. Bilang Kristiyano, mga kapatid, ang ating obligasyon at pananagutan ngayong muling nabuhay ang ating Panginoong Jesus, more than anything else, is to always choose Him and stand up for Him. Yan ang malaki nating pananagutan ngayong siya ay muling nabuhay. At katulad ng mga apostoles na pinili ang ating Panginoong Jesus at nanindigan para sa Kanya, para ipangaral ang Kanyang turo at aral at isabuhay ito. Yan ang ating dasal sa ating lahat na nakikilahok ngayon sa ating pagdiriwang at sa buong komunidad o sa buong simbahan o sa buong kasapi ng simbahan. Nawa, tayong lahat ay piliin ang ating Panginoong Jesus na muling nabuhay at manindigan sa Kanyang turo at aral bilang patunay ng pagsasabuhay ng tinanggap nating binyag dala ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Para po sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kay mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming makapangyarihan, para mo ng away, Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na dito'y nakahanda, upang ang ginaganap naming paghain ng iyong anak ay matapat naming mapangatawanan. Alinsunod sa mga halimbawang ipinamalas ni San Stanislao sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Stanislao ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo mong martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 kayang lubuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pag-itan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasa sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at leo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kaya pa kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lubuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Isasagawa pong second collection ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Kanang kamay ng Diyos sa magsitayo po ang lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong ginugunita ang iyong martir na si San Estanislao. Kaming nakinabang sa banal na katawan at dugo ng anak mo ay nakikiusap na pagbigyan mo sa kahilingang ito. Kami naway makapanatiling matapat na nagmamahal, namumuhay at kumikilos dahil sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang paglakap ng impormasyon na makakatulog sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ang QR code na inyong makikita sa paligid na simbahan at pakikumpleto ang mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, sa paghahangad nating makapagdasal ng mas mataimtim at maayos, ninanais nating magkaroon ng mga upo ang may sandalan sa Divine Mercy Sanctuary. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalala na iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan na ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya.
ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos, na buhay na si Kristo ng ating